Magandang umaga, Igan. Tama ka, dinayo nga natin itong kamay ni Jesus Healing Church na dinarayo po ng ating mga kapuso, lalo na ngayong Semana Santa. Yung mga deboto po rito ay pwedeng puntahan. Ito pong aking kinatatayuan ngayon. Ano? Ito yung pinaka-popular actually na area ng lugar na ito. Kapag po pumasok kayo rito, kailangan nyo pong umakyat ng 310 steps para pumarating yung dulong bahagi ng Borol na ito kung saan nandun po makikita ang risen Christ na may 50 talampakan, mga kapuso. Hindi lang po yan, dito rin po makikita ang Station of the Cross kung saan po ito talaga yung area kung saan yung ating mga kapuso ay nagdarasal at nagninilay nga po ng, para sa Semana Santa. Ngayon naman po ay kasalukuyang idinaraos ang Healing Mass sa pangunguna ng Healing Priest at founder na rin po ng Kamay ni Jesus Healing Church na si Father Joey Faler, mga kapuso. Mula po sa iba't ibang lugar ang mga dumarayo rito para humingi nga po ng bendisyon mula kay Father Faler. Bukas po ito araw-araw mula po 6 a.m. hanggang 8 p.m. Ayan. At ngayong umaga ito, mga kausap po natin ang dalawang, actually magkababayan po sila. Galing po sila ng Batangas, pero sila po yung nakapangasawa ng mga Tagalokban, ano? Kaya ho nandito ko ngayon. Ellen Salombides at Vivian of Merga. Magandang umaga po, ma'am. Napag-alaman ko kanina habang nagkukwentuhan tayo, nung una ay deboto lang kayo, pero ngayon ay volunteer na kayo. Bakit po nyo napag-desisyon ng mag-volunteer? Kasi po, taos puso po kaming nag-volunteer dito upang makatulong po dito sa Kamay ni Jesus. Okay. Kanina rin nagkwentuhan tayo, meron ding mga mirakulo na ibinigay sa'yo itong ginagawa mong debosyon at pagiging volunteer nitong lugar ng Kamay ni Jesus Healing Church. Pwede mo ba ikwento sa amin yun? Pinagaling po ako dito sa Kamay ni Jesus, tulong po sa aking pananampalataya at pananalig at tulong din po ng ating Panginoon sa kakuan po ni Father Joey Falier. Ayun. Paano pong sakit po ninyo na pinagaling po sa inyo? Para po noon akong nauupos na kandila, na nangihina po ang katawan ko, na para po bang nawawalan ako ng pag-asa, na ako ay magbabalik sa aking yung po bang dati kong katawan. At sa tulong nga po ng Kamay ni Jesus at sa pagpapagaling nga po ng ating Panginoon, sa tulong po ni Joey Falier, ay gumaling po ako. Ayan. Kayo, ma'am, ganun din po ba ang inyong karanasan or may iba pa po kayong karanasan? Karanasan ko po dito ay sa tulong po ng Panginoong Jesus at ng Kamay ni Jesus na si Father Joey Falier. Ako po ay may karamdaman na ulcer. May karamdaman po ako na goiter. Ako po ay nagpa-check up sa doktor. Meron daw po akong sakit na ganun. Pero nung ako po ay, simula po nang ako ay mag-healing dito po kay Father Joey Falier, ay agad po akong pinagaling ng ating Panginoon. Thank you, Lord. At ako po ay malakas, malusog at nagsisilbi sa ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa Kamay ni Jesus Healing Church. Ayan, Igan. Yan po yung ating mga ilang mga kababayan na nagpupunta rito at inaasahan nga po natin na abot daw po sa 3 milyong katao ang darayo ngayong Semana Santa para nga po gawing, kasi isa to sa mga dinarayo na pilgrimage site dito sa Pilipinas. Yan muna ang update namin mula po rito sa Lucban, Quezon. Igan. Maraming salamat. Love Anyuver.